magmadali. Maging alerto sa mga anunsyo sa loudspeakers. Kung kailangan ng tulong o may katanungan, huwag mag-atubiling lumapit sa aming mga crew para kayo ay maalalayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway nasihan kayo sa paglalayag kasama ang FastCat. Layunin naming mapanatili ang inyong paglalakbay na very safe, very fast, at very convenient. Hanggat sa muli nating pagsasama, isang taus-pusong pasasalamat mula sa FastCat, ang kasama ng Pilipino sa paglalayag sa buhay. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa bagong araw na ito. Salamat sa mga biyayang matatanggap at sa walang sawang pagbigay sa amin ng lakas upang harapin ang mga paghamon. Sa tatahaking paglalakbay, patuloy niyo po kaming bantayan at patnubayan. Sa aming paglalayag, gabayan niyo po ang kapitan at mga tauhan ng barko. Hinihiling po namin na maging mapayapa at ligtas ang aming paglalayag. Simula sa aming paglikas, hanggang sa makarating kami sa aming patutunguhan. Sa ngalan niyo, kami ay nananalangin. Amen. Mga likas na kagandahan, tulad ng karagatan, kagubatan at kabatagan. Mga pagdiriwang na nakabukit sa isip at damdamin. Mga kasaysayan at kulturang humubog sa ating katauhan. Ang paglalayag sa Pilipinas ay walang katulad. May signal dito sa barko, ano? May signal sa laot. Upang marating ang bawat sulok ng bansa, ito na ang tamang panahon para tuklasin. May signal dito sa gitna ng karagatan. Maligayang pagsakay sa FEST, ang very fun na paglalakbay sa Pilipinas. Kayo po ay nakasakay sa isang internationally class, roll-on, roll-off cargo at passenger catamaran vessel. Ito ay may disenyong akma sa karagatan ng Pilipinas. Malibuti pa dito sa dagat, may signal. Layunin ng FastCat na maging mas maginhawa at ligtas ang paglalayag sa mga isla ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ang FastCat ay inilunsad ng Archipelago Philippine Ferries Corporation noong 2013. Yung isang kuro dito, Tagalaon yun. Ito ay bilang tugon sa Strong Republic Nautical Highway Project ng pamahalaan. Ang tawag dito. Bilang isa sa pinakamodernong barko yung na iangat ng FastCat ang industriya OGT, ng paglalayag sa Tagalaon yun. Karugtong nito, ang FastCat ay sumasanayon sa mga lokal at international safety standards para ang paglalayag ay mas ligtas at lubos na mas maginhawa. Para sa ating naglalayag na kababayan, layan ng FastCat na kayo'y bigyan ng mataas at taos-pusong serbisyo. Malinaw, ano? Hangarin din ng FastCat na kami na naiuplay ang bawat isla at mga kalatig na bansa sa pamamaraang very safe, very fast, at very convenient. Ang FastCat ay isang barkong katamaran na may twin hulls. Ito rin ay nag-aangkin ng apat na makina. Ang ganitong uri ng barko ay nagbibigay ng mas balanse, mabilis, at ligtas na pagbibiyahe. Ang FastCat ay may mga pasilidad para sa kaginhawaan ng lahat ng pasahero. Accommodation area, luggage area, snack bar. Meron din itong lugar para sa mga nagdadalang tao, may edad at may kapansanan, mga comfort rooms, at first aid corner. Bukod dito, ang FastCat ay nagtataglay din ng mga sumusunod. Makabagong control systems para sa mas ligtas na navigasyon. Modernong teknolohiya para sa mabilis at maayos na komunikasyon. Wala ba talaga nag-comment o? Makabago at maaliwalas na engine room. Higit sa lahat, ang FastCat ay tinaguriang makakaligasan. Ito ay may taglay na wind turbines at solar basta ako gising.
na maaari ding gamitin bilang pamalit enerhiya sa sandali ng pangangailangan. Narito ngayon ang ilang na Marites para sa ating mag-comment at masayang paglalayan. Okay, Marites lang. Para sa inyong kaalaman, may nakalaan na life jackets sa bawat pasahero. Ang mga life jackets na ito ay nakalagay sa ilalim ng inyong mga upuan. Mayroon ding mga life jackets para sa mga bata. Bago isuot ang life jacket, tanggalin ang anumang matalas na bagay sa katawan. Iusot sa ulo ang butas ng life jacket at itali ng paikot sa inyong baywan. Alin po nga tanong yung 16 na yan, kaya makatitig lang yun yung comment. Tulungan sa pagsuot ang mga bata, may edad, may kapansanan, at nagdadalang tao. Pinapaalalahanan ang lahat na ang pangingialam, paninira, o pagtanggal ng life jackets at iba pang kagamitan sa barko ay isang paglabag sa batas na may karampatang kaparusahan. Maging mahinahon, maging palagay sa oras ng sakuna, ang mga taungan ng FASCAD ay may sapat na kakayanan upang tiyakin ang kaligtasan ng bawat pasahero. Laging tandaan ang lugar ng mga emergency exits. Tama ba ito? Siyempre, tama. May comment tayo. Risa, Miraflor of Colas. Okay naman sila. Tulog. Katulog, pinatulog namin. Mahal dito sa ano? Fastcat? 4,600 yung bayad sa sasakyan. Tapos 420 ang tao. 520 pala kasi nasa aircon kami. Kung mayroong emergency sa barko, may wala kasi kami sa aircon. Sundin natin ang mga tulad yan, sa taas lang o. Ganyan. Makinig sa tagubilin pag malakas ang ulan. Ng FASCAD. Malami, ano, mabasa. Kaya dito kami sa aircon. May mga muster stations kung saan dapat magtipon-tipon ang lahat upang mabilang at mapigyan ng sapat na direksyon. Urbina sa Laudes. Mayroon ding mga lugar kung saan matatagpuan ang mga life-saving appliances. Binigyan ako ni ate. Amilita ng 5,000 kanina. Binigyan ako 5,000. Mayroon ding mga firefighting equipment katulad ng portable fire extinguishers, fire hoses, at self-contained breathing apparatuses. Kung sakaling magdeklara ng abandoned ship, naririto ang wastong paraan ng paglipat sa life raft. Tandaan, makinig, intindihin, maging mahinaw, at alalahanin ang mga nararapat gawin. Iwasang magkalat. Mahigpit na ipinagpapawal ang pagtapon ng basura sa dagat at saan mang lugar sa barko. Itapon ang basura sa tamang lagayan. Mahigpit na ipinagpapawal ang paninikarilyo kahit saan sa barko. Ipinagpapawal din ang pagpasok sa mga restricted areas, kagaya ng engine room at wheelhouse. Ang sinumang lumabag sa mga kautusang ito ay may karampatang kaparusahan ayon sa batas. Ingatan ang inyong mga kagamitan, lagyan ng tatak o anumang palatandaan para madaling makilala. Ang pagdadala ng hazardous materials at deadly weapons ay mahigpit na ipinagbabawal. Johnny, ibo niya. Sa pag-atyat sa barko, tandaan laging mauuna ang mga pasahero bago ang mga sasakyan. Nalipatan na kami. Sa mga may dalang bago sasakyan, gumabi. Bago siguro gumabi, nasa bahay sa amin na kami. Nakasarang pintututututut. Uy. Error. Ala, wala ang signal siguro. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa bagong araw na ito. Salamat sa mga biyayan mo tatanggap. At sa walang sawang pagbigay sa amin ng lakas upang harapin ang mga paghamon. Sa tatahaking paglalakbay, patuloy niyo po kaming bantayan at patnubayan. Sa aming paglalayag, gabayan niyo po ang kapitan at mga tauhan ng barko. Hinihiling po namin na maging mapayapa at ligtas ang aming paglalayag simula sa aming paglikas hanggang sa makarating kami sa aming patutunguhan. Sa ngalan niyo, kami ay nananangin. Dahil fast cut ito, tatlo lang. Pag yung ordinary, apat.
Mahigit ng apat. Tulad ng karagatan, kabubatan, agan. Mga pagdiriwang na nakabukit sa isip at damdamin. Morning, at Merna Flor. Mga kasaysayan at kulturang humubog sa ating katauhan. Ang paglalayag sa Pilipinas ay walang katulad. Ngayong marami ng mga paraan upang marating ang bawat sulok ng bansa. Ito na ang tamang panahon para tuklasin, pagyamanin, at alagaan ang ganda ng Pilipinas. Maligayang pagsakay sa FastCat, ang very fun na paglalakbay sa Pilipinas. Kayo po ay nakasakay sa isang internationally classed Aaron Lati Año Nuevo sa Pasig. Ito ay may desisyon sa karagatan ng Pilipinas. God bless your way. Layunin ng Pasca na maging walang walang kalikot-likot ito. Para lang kami na sa isla ng Luzon. Walang kalikot-likot. Sarap dito sumakay. Ang Pasca ay inilunsad ng Archipelago Philippine Ferries Corporation noong 2013. Walang nginig, wala. Ito ay bilang tugon sa Strong Republic Nautical Highway Project ng pamahalaan. Bilang isa sa pinakamodernong barko, naiangat ng FastCat ang industriya ng paglalayag sa bansa. Karugtong nito, ang FastCat ay sumasayaw. Oy, Atinora, shout out Atinora. Good morning. Good evening pala dyan. Good afternoon. Anong oras ba dyan ngayon? Alas 6? Para sa ating naglalayag na kababayan. Layan ng FastCat na kayo'y bigyan ng mataas at taos-pusong sentisyon. Hangarin din ng FastCat na may iugnay ang bawat isla at mga karapig na bansa sa pamamaraang very safe, very fast, at very convenient. Ang FastCat ay isang barkong katamaran na may twin hulls. Ito rin ay nag-aangkin ng apat na makina. Ang ganitong uri ng barko ay nagbibigay ng mas balanse, mabilis, at ligtas na pagbibiyahe. Ang FastCat ay may mga pasilidad para sa kaginhawaan ng lahat ng pasahero. Accommodation area? Uy, naka-30 pa. Makadepende sa karagatan means. Hindi, ano talaga siya? Ano talaga siya, te? Hindi siya malikot? Di ba ito yung barko na may butas sa gitna? Hindi talaga siya malikot. Mga comfort rooms. Parang umaandar lang siya. Bukod dito, ang FastCat ay nagtataglay din ng mga sumusunod. Makabagong control systems para sa mas ligtas na navigasyon. Modernong teknolohiya para sa mabilis at maayos na komunikasyon. At makabago at maaliwalas na engine room. Higit sa lahat, ang FastCat ay tinaguriang makakaligasan. Nasa barko ba kayo? Ito ay may taglay na wind turbines. Ano lang, barge? FastCat. Na maaari din gamitin bilang pamalit enerhiya sa sandali ng pangangailangan. Narito mabrok pala tagpuan para sa ating ligtas. Bidaw itong 29 viewer daw kung makaliman libo ako dito. Para sa inyong dalaman, may nakalaan na life jacket sa bawat pasahero. History yan, history. Pag itong 30 viewers dito, makaliman libo ako, history. Mayroon ding mga life jackets para sa mga bata. Bago isuot ang life jacket, tanggalin ang anumang matalas na bagay sa katawan. Ilusot sa ulo ang butas ng life jacket at itay ng paikot sa inyong baywan. Siguraduhin lapat ang pagkakasuot ng life jacket. Tulungan sa pagsuot ang mga bata, may edad, may kapansanan, at Mr. Handy. Pinapaalala ng lahat na ang pangingialam, paninira, o pagtanggal ng life jackets at iba pa ang kagamitan sa barko ay isang paglabag sa batas na may karampatang kaparusahan. Maging mahinaw, maging palagay sa oras ng sakuna. Nasa gitna pa ng karagatan pero may signal. Ay may sapat na kakainan. Lakas ng gumo, ah. Pantiyakin ang kaligtasan ng bawat pasahero. Sa in between Surigao and ano? Laging tandaan ang lugar ng emergency exits. Pero may signal. Malakas ang gumo. Sana sa amin malakas din.
Kung mayroong emergency sa barko, may maririnig na alarma o senyales. Sundin natin ang mga anunsyo sa loudspeakers. Makinig sa tagubilin ng mga opisyales ng FastCat. Mga lugar na dapat alamin. May mga muster stations kung saan dapat magtipon-tipon ang lahat upang mabilang at mabigyan ng sapat na direksyon. Mayroon ding mga lugar kung saan matatagpuan ang mga life-saving appliances gaya ng mga life rafts, salvavida at iba pa. Bukod dito, mayroon ding mga firefighting equipment katulad ng portable fire extinguishers, fire hoses, at self-contained breathing apparatuses. Kung sakaling magdeklara ng abandoned ship, narinito ang wastong paraan ng paglipat sa life raft. Tandaan, makinig, intindihin, maging mahinaw, at alalahanin ang mga kapapuntang Kuwait, may barko naman siguro. Iwasang magkalat. Mahigpit na ipinagpapawal ang pagtapon ng basura sa dagat at saan mang lugar sa barko. Itapon ang basura sa tamang lagayan. Mahigpit na ipinagpapawal ang paninikarilyo kahit saan sa barko. Ipinagpapawal din ang pagpasok sa mga restricted areas, kagaya ng engine room at wheelhouse. Ang sinumang lumabag sa mga kautusang ito ay may karampatang kaparusahan ayon sa batas. Ingatan ang inyong mga kagamitan, lagyan ng tatak o anumang palatandaan para madaling makilala. Ang pagdadala ng hazardous materials at deadly weapons ay mahigpit na ipinagpatawad. Sa pag-akyat sa barko, tandaang laging mauuna ang mga pasahero bago ang mga sasakyan. Sa mga may dalang sasakyan, yaking naka-handbrake, nakapatay ang makina, nakasara ang pintuan at bitana ng inyong sasakyan. At bawal manatili sa loob ng sasakyan. Bawal matili sa loob ng sasakyan habang naglalayag ang barko. At sa pagbaba sa barko, tandaan mauuna ang mga sasakyan bago ang mga pasahero. Alalayan at bigyang daan ang mga may edad, may kapansanan, nagdadalang tao at mga bata. Huwag magnadali, maging alerto Marina sa mga anunsyo sa loudspeakers. Kung kailangan ng tulong o may katanungan, huwag mag-atubiling lumapit sa aming mga crew para kayo ay maalalayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway nasihan kayo sa paglalayag kasama ang FastCat. Layunin naming mapanatili ang inyong paglalakbay na very safe, very fast, at very convenient. Hanggat sa muli nating pagsasama, isang taus-pusong pasasalamat mula sa FastCat, ang kaama ng Pilipino sa paglalayag sa buhay. Oi, 36 viewers, kamusta kayo? Mahal na aming bagong araw na ito. Salamat sa mga at sa walang sawang pagbigay sa amin ng lakas upang harapin ang mga patamon. Sa tatahaking paglalakbay, pagtulong mo po kaming bantayan at patnubayan. Sa aming paglalayag, gabayan niyo po ang kapitan at mga tauhan ng barko. Hinihiling po namin na maging mapayapa at ligtas ang aming paglalayag. Simula sa aming paglikas, hanggang sa makarating kami sa aming patutunan. Parang eroplano nga, may nagdi-demo din. Pero yung sa mga sinakyan kong iba, wala. Parang ano lang ay. Very ano dito, very comfortable. Sulit man yung binabayad mo 6,000. 6,000 ang binayad ko dito. Lahat kasama na yung pamasahe. 6,000 lang. Tapos pag dito ka sa aircon, 48 pesos ang bayad. Ngayon marami ng mga paraan upang dito na, di ba? Bawat sulok ng bansa. Ito na ang tamang panahon para tuklasin, pagyamanin, at alagaan ang ganda ng Pilipinas. Maligayang pagsak. Kayo po ay nakasakay sa isang internationally class roll-on, roll-off cargo at passenger catamaran. Roll-on, roll-off. Ito ay may disenyong akma sa karagatan ng Pilipinas. Layunin ng FastCat
na maging mas maginhawa at ligtas ang paglalayag sa mga isla ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ang FASCAT ay inilunsad ng Archipelago Philippine Ferries Corporation. Ito ay bilang tugon sa Strong Republic Nautical Project ng pamahalaan. Bilang isa sa pinakamodernong barko na iangat ng FASCAT ang industriya ng paglalayag sa bansa. Karugtong nito, ang FASCAT ay sumasanayon sa mga lokal at international safety standards para ang paglalayag ay mas ligtas at lubos na mas maginhawa. Para sa ating naglalayag na kababayan, laya ng FASCAT na kayo'y bigyan ng mataas at taos-pusong serbisyo. Hangarin din ng FASCAT na may iugnay ang bawat isla at mga karatig na bansa sa pamamaraang very safe, very fast, at very convenient. Ang FASCAT ay isang barkong katamaran na may twin hulls. Ito rin ay nag-aangkin ng apat na makina. Ang ganitong uri ng barko ay nagbibigay ng mas balanse. Bakit tayo dyan siligaya? Wala naman siligaya. Judith Kinal. Luggage area. Snack bar. Meron din itong lugar para sa mga nagdadalang tao, may edad at may kapansana. Mga comfort rooms. At first aid corner. Bukod dito, ang FASCAT ay nagtataglay din ng mga sumusunod. Makabagong control systems para sa mas ligtas na navigasyon. Modernong teknolohiya para sa mabilis at maayos na komunikasyon. Makabago at maaliwanag. Ang FASCAT ay tinaguriang makakaligtasan. Ito ay may taglay na wind turbines at solar panels na maaari ding gamitin bilang pamalit enerhiya sa sandali ng pangangailangan. Narito ngayon ang ilang mahalagang paalala para sa ating ligtas at masayang paglalayag. Para sa inyong kalaman, may nakalaan na life jacket sa bawat bakit nakahide? Baka may nag-hide. Nakalagay sa ilalim ng mga upuan. Mayroon ding mga life jackets para sa mga bata. Baka may nang-hide sa inyo. Pag-usot ang life jacket, tanggalin ang anumang matalas na bagay sa katawan. Ilusot sa ulo ang buhay pag nakahide naman, at itali ng taikot sa inyong kaiwan. Maralaman eh. Siguraduhin dapat ang pagkakasuot ng life jacket. Tulungan sa pagsuot ang mga bata, may edad, may kapansanan, at nagdadalang tao. Pinapaalalahanan ang lahat na ang pangingialam, paninira, o pagtanggal ng life jackets at iba pang kagamitan sa barko ay isang paglabag sa batas, may karampatang kaparusahan. Maging mahinaw, maging palagay sa oras ng sakuna, ang mga tauhan ng FASCAT ay may sapat kakayanan upang tiyakin ang kaligtasan ng bawat pasahero. Dilim. Laging tandaan ang lugar ng mga emergency exits. Mag-comment pero lang pumapasok. Bakit ganun? Tingnan ko. Ano naka-hide yan? Mayroong emergency sa barko, ay maririnig na alarma o senyales. Sundin natin ang mga anunsyo sa loudspeakers. Makinig sa tagubilin ng mga opisyales ng FASCAT. Mga lugar na dapat alamin. May mga muster stations kung saan dapat magtipon-tipon ang lahat upang mabilang at magbigyan ng sapat na direksyon. Mayroon ding mga lugar kung saan matatagpuan ang mga life-saving appliances, gaya ng mga life rafts, salbabida, at iba pa. Bukod dito, mayroon ding mga firefighting equipment katulad ng portable fire extinguishers, fire hoses, at self-contained breathing apparatuses. Kung sakaling magdeklara ng abandoned ship,
Naririto ang wastong paraan ng paglipat sa life raft. Hindi naman malikot yung barko. Makinig, intindihin, maging mahinahon, at alalahanin ang mga nararapat gawin. Iwasang magkalat. Mahigpit na ipinagpapawal ang pagtapon ng basura sa dagat at saan mang lugar sa barko. Itapon ang basura sa tamang lagayan. Mahigpit na ipinagpapawal ang paninirilyo kahit saan sa barko. Ipinagpapawal din ang pagpasok sa mga restricted areas, kagaya ng engine room at wheelhouse. Ang sinumang lumabag sa mga kautusang ito. Ingatan ang inyong mga kagamitan o anumang palatandaan para madaling makilala. Ang pagdadala ng hazardous materials at deadly weapons ay mahigpit na ipinagpapawal. Sa pag-akyat sa barko, tandaang laging mauuna ang mga pasahero bago ang humidalang sunbreak, nakapatayang makina, nakasarang pinto o bintana ng inyong sasakyan habang nakatigil sa barko. Bawal natili sa loob ng sasakyan habang naglalayag ang barko. At sa pagbaba sa barko, tandaan mauuna ang mga sasakyan at bigyang daan ang mga may edad, may kapansanan, magdadalang tao at mga bata. Huwag magmadali, maging alerto sa mga anunsyo sa loudspeakers. Kung kailangan ng tulong o may katanungan, huwag mag-atubiling lumapit sa aming maraming salamat sa inyong pakikinig. Asihan kayo sa paglalayag kasama ang FastCat. Layunin naming mapanatili ang inyong paglalakbay na very safe, very fast, at very convenient. Hanggat sa muli nating pagsasama, isang taus-pusong pasasalamat mula sa FastCat, ang kasama ng Pilipino sa paglalayag sa buhay. Naman dito si Ligaya, hindi naman. Maraming salamat sa bagong araw na ito. Hindi naman nakahide. Salamat sa mga biyayang matatanggap. Sa tatahaking pagkakulong na po kaming bantayan at patnubayan. Sa aming paglalayag, gabayan niyo po ang kapitan at mga tapuran ng barko. Hinihiling po namin na maging mapayapa at ligtas ang aming paglayag simula sa aming paglikas hanggang sa makarating kami sa aming patutunguhan. Sa ngalan niyo, kami ay nananangit. Amen. Mga likas na kagandahan tulad ng karagatan, kabubatan at kabatagan. Mga pagdiriwang na nakabukit sa isip at damdamin. Mga kasaysayan at kulturang humubog sa ating katawan. Wala, wala na kahit dito na walang nakahit dito ay walang katulad. Ngayong marami ng mga paraan upang marating ang bawat sulok ng bansa. Ito na ang tamang panahon para tuklasin, pagyamanin at alagaan ang ganda ng Pilipinas. Maligayang pagsakay sa FastCat, ang very paglalakbay sa Pilipinas. Kayo po ay nakasakay sa isang internationally cast roll-on, roll-off cargo at passenger catamaran vessel. Ito ay may disenyong akma sa karagatan ng Pilipinas. Layunin ng FastCat na maging mas maginhawa at ligtas ang paglalayag sa mga isla ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ang FastCat ay nilunsad ng Archipelago Philippine Ferries Corporation noong 2013. Ito ay bilang tugon sa Strong Republic Nautical Highway Project sa pinakamodernong barko na iangat ng FastCat ang industriya ng paglalayag sa bansa. Karugtong nito, ang FastCat ay sumasanayon sa mga lokal at international safety standards para ang paglalayag ay mas ligtas at lubos na mas maginhawa. Para sa ating naglalayag na kababayan, layo ng FastCat na kayo'y bigyan ng mataas at taos-pusong servisyo. Hanarin din ng FastCat na may iugnay ang bawat isla at mga karatig na bansa sa pamamaraang very safe, very fast, at very convenient.
Ang FASCAD ay isang barkong katamaran na may twin hulls. Ito rin ay nag-aangkin ng apat na makina. Ang ganitong uri ng barko ay nagbibigay ng mas balanse, mabilis at ligtas na pagbibiyahe. Ang FASCAD ay may mga pasilidad para sa kaginhawaan ng lahat ng pasahero. Accommodation area, luggage area, snack bar. Meron din itong inupatagay din ng mga sumusunod. Makabagong control systems para sa mas ligtas na navigasyon. Modernong teknolohiya at maayos na komunikasyon. Yung may may signal na sa ano. May signal ang gumo, tindi ng gumo. Lakas ang signal. Ito ay may sa gitna ng tulaot, nasa laot, may signal. Na maaari rin gamitin bilang alam. Ngunit ko na lang ang gising na process mo sa Asia. Oo nga. At masayang paglalayan. Para sa inyong 3 years nang nakasupport sa team kanina from Pisa, from Puerto Princesa. Judith, nakalagay sa ilalim na ninyong mga upuan. Mayroon ding mga number life jackets para out sa mga bata. November 10. Bago isuot ang life jacket, tanggalin ang anumang matalas na bagay sa katawan. Cash out, wala mong cash out dito. At itali ng paikot sa inyong baywang. Siguraduhin lapat ang lockout lang meron lockout. Paninira o pagtanggal ng life jackets at iba pa ay isang paglabag sa batas na may karampatang kaparusahan. Maging mahimbing ay sa oras ng sakuna, ang mga ay may sapat na kakayanan o pantasan ng bawat pasahero. Laging tandaan ang lugar ng mga emergency exits. Ibay talaga ang katulad signal ko. Fire hoses at self-contained breathing apparatuses. Kung sakaling maglara at abandon, si Ibay ng signal. Narito ang wastong paraan ng paglipat sa life raft. Tandaan, makinig, intindihin, maging mahinaw, at alalahanin ang mga nararapat gawin. Iwasan mag na ipinagpapawal ang pagtapon ng basura sa dagat at sa anumang lugar sa barko. Itapon ang basura sa tamang lagayan. Mahihigpit na ipinagpapawal ang paninikarilyo kahit saan sa barko. Ipinagpapawal din ang pagpasok sa mga restricted areas kagaya ng engine room at wheelhouse. Ang sinumang lumabag sa mga kautusang ito ay may karampatang kaparusahan ayon sa batas. Ingatan ang inyong mga kagamitan, lagyan ng tatak o anumang palatandaan para madaling makilala. Ang pagdadala ng hazardous materials at deadly weapons ay mahigpit na ipinagpapawal. Sa pag-akyat sa barko, tandaang laging mauuna ang mga pasahero bago ang mga sasakyan. Sa mga may dalang sasakyan, yaking naka-handbrake, nakapatay ang mago at mga bata. Huwag magmadali sa mga anunsyo sa loud. Kung kailangan ng tulong o may katanungan, piling lumapit sa aming mga crew para kayo ay maalalayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway nasihan kayo sa paglalayag kasama ang FASCAD. Layunin naming mapanatili ang inyong paglalakbay na very maraming salamat sa bagong araw na ito. Salamat sa mga biyaya. Sige, Ate Juicy. At sa walang sawang pagbigay sa amin ng lakas upang harapin ang mga paghamon.
sa tatahaking paglalakbay. Patuloy mo po kaming bantayan at patnubayan. Sa aming paglalayag, gabayan niyo po ang kapitan.